Samuel, napapanood ko po kasi sa television yung pagkuha ng DNA test na yan eh. Di ba po, matagal makuha yung resulta niyan? Juan, huwag kang mag-alala. Meron tayong sariling laboratory na gumagawa ng test na yan. Kaya makakuha natin yan sa lalong madaling panahon. Maraming salamat, o. Sir Samuel, tutuloy na rin po ako. Tawagin niyo na lang po ako kapag may resulta na yung DNA. Sige. Juan? Kung ano man ang lumabas ng resulta ng test, gusto kong malaman mo na sa tingin ko, nakatakdang mangyari ito. Dahil meron tayong connection, Juan, ang iyong inay, si Amelia. At dahil doon, parang anak pa rin ang tulad ko sa'yo. Kahit nga lumabas na, na hindi ako ang iyong tunay na ama. Sir Samuel, salamat ha. Ma'am Pepe. Sino yung kasama mo? Si Mr. Alejandro. Siya ba yung sinasabi mong kaibigan mong mayamang negosyante? Si Samuel Alejandro? Oo, Ma'am Pepe. Bebe, mukhang masaya ka. Saan ba kayo galing? Masaya talaga ako, Bebe. Kasi may posibilidad na makilala ko na talaga yung tatay ko. Ano yung mga sabihin? May nakuha kasi ako impormasyon eh. Mukhang si Sir Samuel Alejandro ang tatay ko. Talaga? Meron akong magandang balita sa inyo. Ano yun, Ama? Alam na ni Juan na maaaring ako ang kanyang tunay na ama. Pinagtapat mo na ba sa kanya, Samuel? Hindi, Laura. Mas makakabuti kung malaman niya mismo ang tungkol dito. Paano niya tinanggap ang katotohanan na yun, Ama? Matagal na nangungulila sa isang ama, si Juan. Ginamit ko ang katotohanan na hindi ko alam nagkaanak ko kay Amelia. Dahil dito, magtitiwala siya sa akin. Dahil hindi niya ako masisisi na ako'y mayroong pagkukulang. Anong susunod mong plano, Samuel? Sasabihin mo rin ba sa kanya na ang kanyang ama ay ang haring aswang? At siya ang tinakdang maging anak ng dilim? Alam kaya niyang tagabantay ang nanay mo? Hindi ko po alam. Pero sa pagkakakwento po sa akin, Sir Samuel, tungkol sa nanay ko, misteryosa po siya dito. Umalis po kasi ang nanay ko na hindi alam ni Sir Samuel ang buntis ito. Eh kahit naman kay Kuya Sito eh, hindi naman sinabi ng nanay mo kung sino talaga ang tatay mo. Naintindihan kung bakit inilihim na nanay mo ang tunay niyang katauhan bilang tagabantay. Pero bakit niya inilihim din kung sino ang tatay mo? Lo, hindi ko alam. Napakarami ko pa rin pong katanungan. Basta ang alam ko ngayon, kailangan ko malaman kung si Sir Samuel nga po talaga ang tatay ko. Basta, Bebe, kung ano man ang maging resulta ng DNA test bukas, nandito kami lahat para sa'yo. Salamat, Rosario. Kailangan ko na makatiyak na buong-buo siya nasa panig natin. Bago ko palam sa kanya ang tungkol sa ating lahi at ang kanyang pagiging anak ng dilim. Ang ibig mong sabihin, titira siya sa atin? Ama, hindi ba mas delikado yun? Ang tagabantay titira mismo sa bahay natin. Para nagpatira na tayo ng kalaban. Kael, hindi alam ni Juan na tayo ay aswang. Hindi ba mas delikado yun, Samuel? Baka malaman niya ang katotohanan. Mayroon din siyang kakayahan katulad natin. Nakakakita siya sa dilim, madalas ang kanyang pandinig. Baka mamaya marinig niya ang usapan natin. Kaya't habang nasa budin natin si Juan, mag-iingat kayong lahat. At tandaan niyo to, kapag nasa atin si Juan, nasa atin din ang bakal na krus.
No? Di Sir Samuel po ba kaya talaga ang tatay ko? Sana ako natagpawin ko na siya. Sana nga po. Para sa katahimigan ng loob mo, yun din ang hiling ko.